Isang ginang galit at pinagmumura ang aktres na si Angel Locsin. Ang buong detalye isusunod na. Ito ay kasunod ng isang matandang binawian ng buhay sa kaligitnaan ng pamimigay umano ng aktres ng tulong sa mga residente sa isang barangay sa Quezon City bilang pa-birthday blowout umano sa mga mamamayan doon. Ito ay sa pamamagitan ng sikat na sikat ngayong community pantry. Inatake sa puso ang matandang lalaki habang matagang nakapila sa pa-community pantry umano, Angel Locsin. Ayon pa sa ginang, ginagawa lamang umano ni Angel Locsin ito para sa kanyang sariling political agenda at hindi daw nito isinaalang-alang ang kapakanan ng mga taong nakapila doon. Halika't ating panoorin ang kabuuan ng naturang video. Yang Angel Locsin na yan, ang mga style niya. Hoy, may namatay doon sa mga ginawa mong yan ng mga kunwari pa-birthday ano mo. Ha? Pamimigay mo mga donation na yan. Hindi yan ano, ikaw talaga maano kay mapapil kang babisip ka. Ano mga style mong yan? Bakit ka nagagawa ng ganyan? Gusto mo sirain ang mga ang gobyerno, no? Gusto mo makaupo? Umupo ka sa inidoro, gaga, may tuloy sa'yo dahil sa kagagawan mo. Ginawa mo yan. Pagdusahan mo yan, dapat ka nang yan. Hindi na yan to, ano? Iba ng pagtulong yan. Hindi yan pagtulong, kundi pagdurusa. Pinagginawa niya mga busabos yung mga pinapunta niya doon sa Holy Spirit na yan sa Quezon City. Anong klase kang tao? Hindi ka man lang marunong mag-ano? 300 lang palang kaya mo? Nagyayabang ka? Hayop ka? Kalak ba makwarta ka? Ba't mong ginaganyan ng mga tao? Alam mo naman sila yung bisayo ko, ano lang, batapakot na ano ako dyan. Sinabunutan kita dyan sa anong yan eh. Sa event-event nyong yan dyan sa Quezon City. Tarantadong to, namatay tuloy yung matanda. May pamilya yon. Pero mo pag-intay mo doon, pagpilahin mo, ang dami pala na ka latiguhin. Gaga ka, sumusunod ka dyan sa tiyo mong komunista. Mga komunista kasi kayo. Kala nyo makakaupo kayo na Malacanang? Hindi, never! Hindi kahit kailan man kayo makakaupo, miskin Joy. Kakasuklam ka, hindi ka nakakatulong. Ginagawa mong patay gutom ang mga tao. Ginagawa mong, ano, ginagawa mong busabo sila. Hindi yan tama mga pinaggagawa ninyo. Inano yung politika, pang sarili lang nyo. Ang daming hinimatay pala, ang dami palang ano, at may namatay pang matanda. Ano ngayon? Ano isusustento mo doon sa pamilya nila? Humingi ka lang na sorry, binigyan mo lang konting pera, ginagawa mong patay gutom ang mga tao. Pinaano niya lang ng mga tao na ano, nagawag niyang patay gutom. Akala mo kung sino siya? Galit ako sa kanya. Talagang ako sasabihin ko sa mukha ng tao pag galit ako, galit ka. Ikaw ang may promotor ng lahat na yan, kaya may namatay at nagkahimahimatay yung mga tao dyan sa event na yan, dyan sa ginawa mong yan, anong yan, community, anong yan, sirang ulo mo. Dahil galit ka kay Duterte, kaya mo ginagawa yon, nangaasar ka. Nagagalit ka sa presidente natin, kaya mo ginagawa yung ganyang klaseng event. Dahil sul-sul ng tiyuhin mo, dahil gusto din ng tiyuhin mo na makaupo dyan sa Malacanang. Ginagawa niyong patay gutom ang mga tao, alam mo ba? Ginagawa niyong busabos. Kayo naman mga tao, hindi ko maintindihan, bakit kayo nagtatakbuhan doon at nakikinig sa anong babaeng yan? Sino ba yan? Artista lang na ano yan? Nabubulok din yan ha? Para din pagkain niya ako sa ganyan. Nung araw. Pero hindi ako nang busabos ang kapawa-awa. Ang dali-daling gumawa ng event na ganyan. Kung talagang gusto mo tumulong, punta ka ng mga barangay. Paano mo sa barangay? Bigay mo sa kanila ang tulong. Hindi yan ganyan. Ginagawa niyong ano, patay gutom ang mga tao. Dahil lang dyan sa mga gulay-gulay na yan. Masyado kayo.
Ang pagtulong, hindi nyo kailangan ipaghalantaran. Pwede nyo itulong niya sa tao na hindi nyo kailangan ipagsigawan at ipakita ng sa media. Hindi gagaling ang bansa sa pandemic. Kung ganyan ang gagawin dyan sa Pilipinas, nagkakagulo sa mga pila-pila dahil sa kagagawan mo, Angel Locsin. Alam mo, hindi yan tama. Miski rito sa Europe, hindi ka pwedeng magganyan. Bawal yan. Hindi gagaling sa pandemic. Marami pang mamamatay sa ginagawa ninyo. Kaya-kaya niyong gawin yan na yung pumunta kayo sa mga barangay, magbigay kayo kung gusto niyong tumulong. Pwede kayo magbigay sa mga bahay-bahay, sa mga tao naghihirap, pero hindi yung papuntahin dyan sa Quezon City lahat at magkagulo-gulo dyan. Ayan, may namatay na. Hindi kayo nadadala, wala kayong mga utak. Hindi ko alam kung anong utak merong kayo. Dahil sa kaanuhan nyo lang, na pagkaingit ninyo, gusto nyo talaga magkagulo ang bansa. Yun ang purpose ninyo. Hindi purpose na magmaawa kayo sa mga tao. Hindi ako naniniwala sa ganyan na kayo ay naaawa sa mga tao. Kung naaawa kayo, hindi nyo gagawin yan. Pwede nyo gawin yan na yung pumunta kayo sa mga barabangay, hatid nyo yung mga tulong nyo. Bakit kailangan yung ipanglantaran dyan sa kalye? Nakita nyo, pinagkaguluhan ng mga tao, natural. Wala silang pambili, wala rin silang pera, wala silang mga trabaho. Natural. Pupunta sila dyan at makikipila. Katulad ngayon, may namatay. Sino mananagot nun? Ikaw? Na Angel Locsin? Masyado kang pasikat eh. Alam mo ba, napakapasikat mo. Katulad ka ng tiyuhin mo na si Colmenares na yan. Yan ang natututuhan mo sa katakawan ninyo sa pera. Kunwari, nagpapanding-panding kayo. Pero yung mga perang yan, kinukuha nyo rin sa mga tao, sa mga magbubukid. Ano yan, kukunin nyo na lang yung mga gulay na hindi nyo babayaran? Tinatakot nyo ang mga tao. Marami magkakahawaan, hindi mawawala ang sakit dyan sa atin sa bansang yan. Lalo pang lalalayan. At maraming mamamatay pa, maniwala kayo. Ilang beses ko na sinabi yan dyan sa video ko, dyan sa pagsasalita ko. Marami pang mamamatay, hindi kayo naniniwala. Bahala kayo. Alam mo kayong mga artista, mga pasikat kayo eh. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Alam nyo na ba't hindi kayo manahimik? Gusto nyo magpasikat dahil malapit na naman ang eleksyon. Ayan, malapit na naman ang eleksyon. Nagpapasikat na naman kayo, kunwari namimigay kayo. At pagkatapos ng eleksyon na yan, tain na ulit ang mga tao. Wala na rin kayong itutulong. Ganyan kayo. Kabisadong-kabisado na kayo. Yung mga gago mga tao nagpapauto sa halagang ganyan ng gulay at mga ano-ano lang na yan. Kung talaga gusto nilang tumulong, pupuntahan kayo sa mga barabarangay na mga yan. At doon dadalhin sa inyo, hindi yan dyan sa kalye na nagkakagulo kayo. Hindi kayo naniniwala sa salita ko, ano? Sige, tingnan nyo. Kung dito nga sa Europe, hindi ginagawa yan, tahimik ang mga tao sa loob ng bahay. Marami din nagugutom dito, marami din naghihirap. Akala nyo dyan lang sa Pilipinas, mga ulul kayo. Hindi lang dyan sa atin, miski sa Amerika, miski saan sa mundo, naghihirap ngayon. Wala na, hindi na gagalingan ang mundo. Gawa ng tao yan, gawa ng mga demonyo, yung pandemic na yan. Maniwala kayo't hindi, nasa sa inyo na yon. Ang titigas ng mga ulo nyo, kita nyo yun, namatay yung matandang yun. Na hindi dapat mamatay? Ikaw, Angel Locsin, ba't hindi ka manahimik? Bakit ka nakikisaw-saw sa mga ganyan, mga politika, dyan sa tiyuhin mo, dahil komunista ka rin? Tingnan mo na ngayon ang sarili mo. Wala na yan dahil nawala ang ABS-CBN? Eh, dapat lang naman tanggalin ang ABS-CBN eh. Dahil hindi sila nagbabayad ng tax. Makasarili sila.
Niloloko nila ang gobyerno, niloloko nila ang buong bansa, ang mga Pilipino. Kukunan ng ang mga taong mahihirap, siya nagbabayad ng mga tax nila, yung mga nagtatrabaho. Tapos ang laki-laking kumpanya yan na ABS-CBN, ayaw magbayad ng tax. Ano yun? Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.